We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin pinakamalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya ng Pilipinas mula rito sa GMA Cebu Complex. Ako po si Nico Sereno. Abangan, 2 patay sa nangyaring barilan sa loob ng kampo ng militar sa Pili Camarines Sur. Mister na nagpasandok ng kanin sugatan matapos saksakin ng kanyang misis. At kakaibang prenup shoot na isang couple sa Mount Apo sa Davao City, kinagiliwan ng netizens. Kabuang detalye ng mga balitang yan mamaya. Binulabog na naman ang isang pagsabog ang probinsya ng Basilan. Isang improvised explosive device ang sumabog sa labas ng City Hall sa Lamitan City Lunes ng gabi. Naalarma ang mga residente matapos ang malakas na pagsabog malapit sa perimeter fence ng City Hall sa Lamitan City pasado alas 6 Lunes ng gabi. Sa imbestigasyon ng pulisya, kinumpirma na isang improvised explosive device ang sumabog. May mga witness na nakakita sa riding in tandem suspects na nag-iwan ng bomba sa lugar. Wala namang naiulat na sugatan o namatay sa pagsabog. Nasira ang water pipe ng Lamitan Water District at ang perimeter fence sa City Hall dahil sa lakas ng pagsabog. Kasalukuyan pang inaalam ang pagkakakilanlan ng mga suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nitong Mayo at 30, 2 bomba ang sumabog na pawang mga IED na iniwan sa isang fast food chain at garahe ng bus sa Isabela City, Basilan. Kaya mag-ingat na lang po tayo sa mga ano natin, maging mapagmatsyag sa mga paligid natin na may mga suspicious looking person, mga nakikita natin na kay Nainala, i-report ka agad dito sa amin sa pulisya. Sa nakatakdang panunungkulan ni Davao City Mayor-elect Sebastian Duterte, may payo sa kanya ang nakatatandang kapatid na si Vice President-elect Inday Sara Duterte. Samantala, tututukan ni VP-elect Sara na maisakatuparan ang mga malalaking proyekto sa Davao City sa ilalim ng Marcos Administration. Naritong report ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. There will always be many issues and challenges na hindi magiging masaya lahat ng tao. But kung gagawin lang niya at susundin lang niya ang General Welfare Clause o yung general welfare ng karamihan, ng majority, then he will always be on the right track. Yan ang naging payo ni Vice President-elect Inday Sara Duterte sa kanyang nakababatang kapatid na si Davao City Mayor-elect Sebastian Baste Duterte na papalit sa kanyang pwesto sa June 30. Sinimula na ang pag-i-install ng entablado sa harap ng Davao City Hall para sa kanyang panunumpa sa Lunes, June 27. Ito ang parehong lugar kung saan dinanumpa ang kanyang ama na si President Rodrigo Duterte noong alkalde pa ito at si VP-elect Sara. Una nang sinabi ni Mayor-elect Baste na tututukan niya ang big-ticket projects ng kasalukuyang administrasyon. You know, like continue the big-ticket projects
especially the HPBS with the growing traffic congestion in the city. Bago naman siya bababa sa pwesto bilang alkalde ng lungsod, sinabi ni Vice President-elect Sara na magkakaroon ng meeting ang in-charge ng high-priority bus system at waste-to-energy projects ng Davao City LGU at iba pang ahensya ng gobyerno para sa proyekto. Pagsusumikapan ni VP-elect Sara na may sakatuparan ang mga nasabing proyekto sa ilalim ng Marcos administration. I initially gave him instructions to make sure na from the Duterte administration, nakikipag-usap na siya doon sa dalawang departments, DNR and DOTR, so that from those offices, ma-endorse siya during the transition papunta sa President Marcos na administration. Samantala, inihayag naman na si Attorney Reynold Monsayac ang bagong spokesperson ni VP-elect Duterte bilang kapalit ni incoming Tourism Secretary Cristina Frasco. Si Monsayac ay kaklase ni VP-elect Sara sa law school. Ako si Ari Jill Relator para sa GMA Regional TV. Inanunsyo ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pamumunuan niya ang pamamahala sa Department of Agriculture, mga magsasaka sa iba't ibang probinsya umaasa ng agarang tulong. Detalye sa report ni Luan Mayrondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Hanggat kaya daw ng katawan ni Tatay Didit, siya mismo ang mag-aasikaso sa ibang gawain sa bukid katulong ang kanyang anak. Ito'y upang mabawasan ang lumalaki nilang gasto sa pagsasaka. Apat na dekada ng magsasaka si Tatay Didit. Maya milaing ng mulaan, tanong damulaing makunang mulami. Ngayon dahil yalaing, no, kontarang ti gastos, hamo nga maburot. Sa pansamantalang pag-upo at pamumuno ni President-elect Bongbong Marcos Jr. sa Department of Agriculture dahil sa tumitinding food crisis sa bansa, pahayag ng isang opisyal ng sektor, dapat daw limitahan ang importasyon ng agriculture products, bigyang pansin ang exportation at turuan ang mga magsasaka sa pag-i-export ng mga produkto. Medyo hindi makapag-compete yung mga farmers natin sa mga imported na produkto na galing ibang bansa kasi mas mababa yung production cost nila sa ibang bansa compared dito sa atin. Ngayon pa lang, isinusulong na ng Department of Agriculture Bicol ang pagpapalakas ng abunong swak campaign o ang paggamit ng organic fertilizer. Sa ilalim ng naturang programa, pwedeng makatipid sa gastos ng abuno na magre-resulta sa masaganang ani na mga magsasaka. Basta ang mga parauma po, makikooperate sa programa kang DA. Di man gayo masyadong mahirap ini, kaya lang parang back to basic ba? Saka kaipuan lang talagang itong dikit na pag-adal. Tila nawawala na ng pag-asa ang ilang magsasaka dahil sa mahal na presyo ng pataba at iba pang kailangan sa pagsasaka. Yun, nagmahal talaga. Marayan banhita kung minsan nakakapag-stack kami, yun na lang pigbabanhimi. Minsan nakatabangan man sa munisipyo. Nag-umpisa na sa pagsasaka para sa first cropping ang magsasakang si Glenn sa Barangay Tigom sa bayan ng Pavia, Iloilo. Ayon sa kanya, bago sa kanyang pandinig na mismong ang presidente ng bansa ang mamumuno sa Department of Agriculture. Ayon kay Glenn, ang nais ng mga magsasaka ay mabigyan sila ng kaukulang suporta. Madabala ni subsidized ka gobyerno eh. Nabasa magdamo, ma-reduce ang presyo ka mga kinanglan para sa uma. Siniguro naman ng Alabel LGU sa Sarangani Province na magiging sagana sila sa training para sa mga magsasaka para masigurong madadagdagan ang kanilang kaalaman sa pagtatanim. Incoming President Bongbong Marcos, so we have heard man gid nung into agriculture gid siya kay naatay food crisis. Nasa implementation phase na din daw sila sa mga plano ng LGU para sa agriculture sector ng bayan. Ako si Luan Mayrondina para sa GMA Regional TV. Labing anim na insidente ng sunog na itala sa lungsod ng Cebu sa loob lang ng buwan ng Hunyo na umabot sa 80 million pesos ang iniwan na kabuang danyos. Naritong detalye sa report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisda.
Isa sa mga panibagong insidente ng sunog na naitala ng Fire Department sa lungsod ng Cebu ay ang nangyari sa Sitio Fatima, Barangay Basak Pardo noong Linggo ng hating gabi kung saan apektado ang isang inland resort. Nag-iwan ito ng pinsala na aabot sa 11 million pesos habang iniimbisigahan pa ng mga bombero ang sanhi ng sunog. Ang sa wetland mo nag-iikwan pa. Under investigation para nato. Sa record ng BFP Cebu City Field Office, umabot na sa 16 na insidente. Nang sunog ang kanilang narespondihan na kinabibilangan na mga commercial at residential structure. Kaya halos nasa kabuuan 80 million pesos ang iniwang danyos sa mga ari-arian. Electrical connection failure ang kadalasang tinitingnang sanhi ng sunog ng mga otoridad. Grabe, nagsunod-sunod atong mga dagko nga sunog as to damage niya, estimated damage. Kinadak-an ka itong sa kuan sa Maykawit, sa SRP ka itong sa New Star, nga ni kuan taog 48 million ang estimated damage ato. Ang pinakamalaking sunog naman na nangyari ay sa isang residential area sa Barangay Punta Princesa kung saan 5 sityo ang apektado. Arson ang itinuturong dahilan ng sunog sa nasabing barangay at nakatakda ng sampahan ng kaso ang umano'y responsable dito. Padayon tang nibarog ato nang gibarugan nga ang katong maong sunog intentional. Number one lang gihapon sa list nato si Marimar, kay dito nagsugod ang sunog sa iyahang balay sa second floor. Ako si Alan Domingo para sa GMA Regional TV. Patay ang isang Army Major habang sugatan ang isang sarhento na nakabase sa 5th Finance Service Field Office ng Philippine Army matapos barilin ang kapwa opisyal sa Camp Winnie Martilla sa Pilic, Camarines Sur. Kinilala ang mga biktima na sina Major Gary Masedma, XO, at Sergeant Manuel Colico Jr., Disbursement Non-Commissioned Officer ng 5th FSFO. Matapos ang insidente, wala na ring buhay ng matagpuan sa kanyang kwarto si Captain Martin Anyosa Jr., Administrative Officer ng parehong opisina na nasa likod umano ng naturang pamamaril. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Philippine Army at PNP sa naturang insidente. Ayon kay Major John Paul Belleza ng 9th ID, hindi pa nila matukoy kung ano talaga ang pinagmulan at motibo sa krimen. Sinda itong mga tao kang finance unit kang army na nakabisig sa 9 ID na nagtatabang sa muya, nagsusuporta para sa mga transactions may kung as to mga financial transactions kang 9 ID. Ako mismo ang direct ng mga tao kaya sakit magpara tao ning mga huna-huna ano as regards sa mga nangyari. Alatang talagang sa investigations. Mister na nagpapasandok ng kanin sugatan matapos saksakin ng kanyang misis. May ulat si Ivy Hernando ng GMA Regional TV Balitang Amianan. Dinala sa paghamutan ang padre de pamilyang si Luis, hindi tunay na pangalan, matapos saksakin ng kanyang misis na si alias Josie sa gitna ng kanyang hapunan sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Sa investigasyon ng PNP, nagpapasandok ng kanin ang biktima, bagay na hindi raw nagustuhan ng kanyang misis, gayong malapit naman daw siya sa kaldero. When agpagaw di may kadwa ma'am nga lukwa, tanaybos na di muna nga naitid kon. Nalpas na muta na sidig mo lang di kaldero ma'am. Di mo laham mo nga kwa kumadayo kumagi kwa pagalaan. Nagpungto umutan ma'am. Kanayin makas di ma'am, tikwa na. Ikinagalit daw ito ng kanyang mister hanggang sa nauwi sa komosyon at inundayan ng saksak ng sospek ang biktima sa kanyang tagiliran. Kumabil mo ma'am, kindurong kun amam. Binaybayak ti ma'der ma'am. May na masinugod ma'am. Padara mo doon na basit. Siyempre, kung mutibagik, so dahil yun, nadukot ko dahil yung silyon. Ang sabi niya, self-defense. Paano naging self-defense ka ako naman sa kanya? Paano kasi sinusuntok niya ako, sabi. Pero based on the suspension of yung anak niya at biktima, wala naman daw. Hindi na recover ang kutsilyong ginamit. Pero actually ma'am, iba-iba kasi yung mga version niya. May mga times kasi na iba yung mga sinasabi niya. At habang tinatanong namin yung mga pinsan niya at tatang niya,
sinabi nila na parang may problema, konting problema sa pag-iisip. Una nga makasasao kasi ay ma'am, timadmad lang may malata ma'am. Numerado mamaya mo ito. Ano ti plano yung arot ma'am? Awang pa yung may ilang kwarta may ma'am, tanay di pagbayad man di manugang ko, problema may pa. Ako sa Ivy Hernando para sa GMA Regional TV. May pagtaas sa mga naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa pinakahuling COVID-19 bulletin ng Department of Health, mas mataas ng 82% ang na-record na COVID-19 cases sa Pilipinas mula June 13 hanggang 19. Nasa 436 ang average daily attack o halos doble sa 240 na ADAR noong nakaraang linggo. Sa pagtaas ng bagong kaso, ilang lugar sa bansa ang minomonitor ng DOH, kabilang na ang Western Visayas, National Capital Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa at Northern Mindanao. Sa Western Visayas, kung pagbabasehan ang daily monitoring ng DOH-6, makikita na mula June 16 ay hindi bumababa sa 30 ang additional daily cases. Isa sa mga tinitinang dahilan ng DOH-6 sa pag-akyat ng mga kaso ay ang pagiging kampante ng publiko sa pagluwag ng quarantine restrictions. We can see, sir, no, ang kapagamit ka lang sa mask, kapag safe distance network, na maama, ano na siya, na do, medyo na siya na ano, nag-lenient na kita update. With regards to that, kiti na damo naman ng open establishments natin. And most of this, no, possible na sa ilang na parimanay, ang transmission, kiti inside the house, wala naman sa safe distancing, no, pag ang there are some, no, or majority, wala naman nag-face mask inside the house. Mga residente sa ilang lugar sa Daraga Albay, reklamo ang maraming langaw na mula umano sa poultry sa naturang bayan. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, sa detalye. Hindi maiwasang mangamba ng mga residente mula sa dalawang barangay sa Daraga Albay dahil sa maraming langaw na araw-araw nang nagiging bahagi ng kanilang buhay. Ang itinuturo umanong dahilan, ang poultry farm sa barangay Mayon sa parehong bayan. Apektado nito ang mga residente ng mismong barangay at ang mga nakatira sa kalapit lugar nito, ang barangay San Ramon. Mayo ka po ning gamit igdi o na ano, na daitog doon ang kilangaw talaga ang plato mo. Pag nagkakakan ka po, dapat po talaga na yung pagpabayaan. Hindi ka na makaturog. Hindi ka makakaning maayos kasi talaga sulangaw nakikiagaw sa pagkakan. Dahil dito nais ng mga residente na kung hindi umano maaayos ang operasyon ng naturang poultry farm, mas mabuti na ipasara na lamang ito para hindi na makaperwisyo sa mga residente. Gumawa na rin ng petisyon na lalagdaan ang lahat ng apektadong residente at nakatakdang isumite sa DENR. Nabatid na halos nasa 50 pamilya ang apektado ng mga langaw sa naturang barangay. Nabisita po namin dito po sa bandang San Ramon, apektado yung Porocono. Nakikita naman natin sa mga area na hindi naman po yung karaniwang dati may langaw naman. Pero sa ngayon, mas lalong dumami. Para naman kay Kapitan Isidoro Murano ng Barangay Mayon, dalawang beses na silang nagsagawa ng inspeksyon at investigasyon kaugnay ng naturang problema. Maliban kasi sa poultry farm, madalas ding inirereklamo ng mga tao ang pribadong sanitary landfill na malapit sa poultry farm kung kaya hindi nila matukoy kung saan talaga nagmumula ang mga langaw. Ngayon, pinuntahan mo yung dalawang suspected na planta para makita namin kung saan talaga yung mga langaw. Ngayon, hindi namin na-find out kung saan talaga kasi halos yung dalawang planta na yun, may langaw. Sa ngayon, patuloy pang kinukuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV ang may-ari ng poultry farm habang hinihintay pa ang magiging desisyon ng DENR at LGU Daraga sa naturang problema. Ako si Jessica Kalinog para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Mahigit na sa 2,500 ang bilang ng mga nagkakadengge sa Western Visayas. Sa probinsya ng Iloilo, binigyang diin ang paglilinis sa paligid upang makaiwas sa nasabing sakit. Narito ang report.
Mula Enero 1 hanggang Hunyo 4 ngayong taon, umabot na sa 2,520 ang kaso ng dengue sa Western Visayas. 23 katao na ang namatay sa nasabing sakit. Sa datos ng Department of Health, 6 mas mataas ng 196% ang mga naitalang kaso ngayong taon kung ikukumpara sa 850 cases sa parehong panahon noong 2021. 38% sa mga nagkaka-dengue sa rehiyon ay mga batang nasa edad 1 hanggang 10 taong gulang. Ngayong Hunyo, umabot na sa 105 ang kaso ng dengue sa bayan ng San Joaquin, pinakamataas ang maitala sa buong probinsya ng Iloilo. Ang nasabing numero ay mataas ng 423% kung ikukumpara sa naitalang kaso noong kaparehong panahon noong nakaraang taon. Dahil sa dengue outbreak, isinailalim na ang bayan ng San Joaquin sa state of calamity. By virtue of our immediate response sa mga situation, nag-purchase kita sa emergency purchase kita sang fogging machines para nga ma-address naton ining situation sang dengue, and we came up with a program Lihok kontra Lamok. Sa datos ng Iloilo Provincial Health Office, pumapangalawa ang bayan ng Gimbal sa may mataas na kaso sa probinsya na may 49 na mga kaso. Sinusundan ito ng Tubungan na may 46 na mga kaso. 460 na ang naitalang kabuang kaso ng dengue sa probinsya. Sa pagtaas ng kaso ng dengue, patuloy ang paghihikayat sa publiko na panatilihing malinis ang paligid upang maiwasan ang pagdami ng lamok na nagdadala ng dengue. Sa probinsya ng Iloilo, isinasagawa ang limpyo sa Hunyo, panglimpyo para sa dengue kagbaha na isang malawakang province-wide cleanup activity. Ayon kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., tungkulin ng komunidad ang paglilinis ng kapaligiran upang maiwasan ang dengue. Sa aton nga kabarangayan, our barangays will also mobilize so that we can implement the 4S strategy or 5S strategy natin kontra sa dengue. Sa Barangay Purok 1 sa bayan ng Pavia, isinasagawa ang barangay cleanup kada linggo. Ang mga kadalasang pinamamahay ng mga lamok at pinangingitlogan ng mga ito ang sinusuyod ng mga kawini ng barangay. Kahit na 5 dengue cases lang naitala sa bayan, hindi raw dapat maging kampante ang mga residente. Bangan sang balay mo, limpyo mo, palibot mo, limpyo mo. Sa datos ng Iloilo Provincial Health Office, nangunguna ang bayan ng San Joaquin sa may pinakamataas na naitalang kaso ng dengue sa probinsya na umabot na sa 105. Ako si John Sala para sa Jimmy Regional TV. Isang nanghihinang dolphin ang natagpuan ng isang mangingisda sa baybayin ng San Pascual, Masbate. Nasa 170 centimeters ang haba nito at tinatayang nasa 30 kilos ang bigat. Sinubukan pa itong pakawalan sa malalim na bahagi ng dagat, ngunit bumabalik pa rin sa baybayin. Dahil dito, hinintay na lamang ng mga residente ang pagdating ng Menro mula sa naturang bayan, ngunit hindi na ito naabutang buhay ang dolphin. Matapos makipag-ugnayan sa BFAR Bicol, agad na ring inilibing ang dolphin dahil wala namang veterinarian sa lugar para sumuri sa dahilan ng pagkamatay nito. Nagpaalala naman ang Menro sa publiko na huwag sasaktan ang ganitong mammals na napapadpad sa dalampasigan at sa halip ay agad na i-report sa mga otoridad. Eh, ganun lang po ang gawin dapat nila, na huwag po nilang papatayin o huwag nilang paglalaruan. I-report agad nila sa kinauukulan po para mabigyan ng kaukulang action din po ng ahensya ng ating pamahalaan. Literal na to the highest level ang prenup shoot ng isang magsing irog sa Davao City dahil sa Mount Apo lamang lang naman ang kanilang napiling location. Atin silang kilalanin sa report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV, One Mindanao. Ang kasabihang love conquers all. Literal na na-achieve ng magsing irog na sina Steven na taga Davao City at Christine na taga General Santos City matapos nilang ma-conquer ang pinakamataas na bundok sa bansa, ang Mount Apo. Ito'y matapos nilang magsagawa ng prenup shoot sa mga magagandang tanawin sa nasabing bundok. Ayon sa couple, 4 na araw nilang ginawa ang nasabing prenup shoot base sa kanilang mga hilig gawin. Ang concept mangod is kung unsa jud me, like as a couple, so na ako'y sariling gym, so into fitness jud ko kami duha, ganan jud yung nature, so warag naturally warag mao jud to ang prenup ko unsa me. Sa kabila ng kanilang pagiging gym enthusiast, challenging pa rin para sa kanila ang shoot. Day 2 na mo nag-summit na me, and then on the 4th day nag-resummit na sa day, oh, just to get jud a good clearing. Syempre for us memorable si Mount Apo, so kato nag ano jud me na marag prenup shoot dito, as in DIY trip tanan sir kami tanan. Pinaka challenging sa amin is twice namin inakyat yung
yung summit kasi sa first 2 days namin, sobrang lakas ng ulan, tapos makapal yung fogs. Kaya inabot kami ng 4 days. Kaya pati ang videographer, todo effort para makapture ang kanilang magagandang moments sa kabila ng hirap sa pag-akyat. Naami 4 settings. So, naay Mount Apo, naay Lake Cebu, naay Gumasa, and naami gym settings. Ang mga inani nga prenup, medyo magastos po siya because of the location, settings, mga tao, mga kailangan. So, first, ginato i-consider ang budget. Second, isang inyuhang willingness. Pag-amin naman ni na Steven at Erica, meaningful ang Mount Apo para sa kanila. Nitong nagdaang taon kasi, sa nasabing bundok nag-propose si Steven kay Erica matapos ang 9 na taon nilang pagsasama bilang magjowa. At nitong nagdaang Sabado lang, nagpalitan na sila ng kanilang I do. Parag ano, yung communication yun sir, kay dili man yun everyday na love din mo sa katao, usay na yung sa kaadlaw, nalagot ka saya ka. At the end of the day, kinanglan yapon marag mag compromise mo gud na okay. Ubos and ano pa siguro do something together na you like. Ako si Kent Abrigana para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Tapuso, update tayo sa Season 97 sa Women's Volleyball sa National Collegiate Athletic Association o NCAA. Kahapon, nagpang-abot sa volleyball court ang University of Perpetual Health System, DALTA, at ang Emilio Aguinaldo College. Nakakuha ng impressive straight set victory ang Lady Atlas sa score na 25-21, 25-17 at 25-17. Kakasimula pa lang ng game, nakakuha na ng slim lead ang kupunan ng EAC pero agad naman itong nabawi ng Perpetual na nagpaula ng atake para makuha ang first set. Diniklarang best player of the game ang libero ng winning team na si Catherine Lim. Samantala sa pangalawang game, puno sa aksyon ang labanan ng LPU Lady Pirates at Arellano Lady Chiefs. Umabot sa 4 na sets ang game kung saan ang una ay nasungkit ng Lyceum sa score na 29-27. Pero namayagpag sa pangalawa at pangatlong set ang Lady Chiefs. At sa pang-4 na set, tuluyan ng sinelyuhan ng Lady Chiefs ang kanilang panalo sa score na 25-18. Abangan mga kapuso ang nagpapatuloy na aksyon sa Women's Volleyball Competition sa NCAA dito pa rin sa GTV. Mapapanoodyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV. I-click ang subscribe button para sa pinakamainit na mga balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Kami ang Regional TV News, manilbihan ng buong puso para sa Pilipino.